Silunggo. Please subscribe and like and share. Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga kababayan, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po mga kababayan, nandito na naman tayo para magbigay po ng balita ko sa inyo mga kababayan. So ito po mga kababayan, binati po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating national team, no? Ang Gilas Pilipinas Basketball, no? Ito po mga kababayan, talagang pagpapakita ng ating mahal na Pangulo sa pagsuporta, no? Sa team Gilas Pilipinas mga kababayan. So talo man sila sa Brazil, pero binabati pa rin sila ng ating mahal na Pangulo. Kahit natalo sila sa Brazil, proud pa rin ng ating mahal na Pangulo sa Gilas Pilipinas. So ito mga kababayan, babasahin ko lang. Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Gilas Pilipinas noong Sabado ng gabi sa kabila ng pagkatalo sa Brazil sa semifinal ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Was a great fight, Gilas Pilipinas, ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga Pilipino, at gumawa ng kasaysayan, lagi kaming nakatayo sa likod mo bilang suporta, bida ang bayaning manlalaro, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre mga kababayan, Pilipinas yan, ano? Talagang ano kasi yan ng ating mahal na Pangulo. Basta't lumalaban ng Pilipinas, suporta yan ng ating mahal na Pangulo. Pagpapakita yan talaga na siyempre mga kababayan, nagkakaisa tayo mga Pilipino. So pinapakita lang ho dito na dapat na tayo ay magkaisa na bawat Pilipino. Tutulungan, nagsasamahan, hindi nagsisiraan. Ang ating mahal na Pangulo mga kababayan, gusto niya kasi magkaisa tayo. So balit kasi ngayon, sa nakikita ho natin, ang sa kabila ay tudo paninira sa kanila dahil na sa mga kababayan siguro. Dahil hindi nila nahawakan si PBBM. Hindi nila napasunod si PBBM. Kaya ganun. Pero kung inyong mga kababayan, gusto nila patalisikin si PBBM. So isa lang ho dyan ang ibig sabihin. Pinaparesign nila si PBBM para sinong papalit? Siyempre ang vice presidente. Ganun lang yan eh. Bakit hindi na lang nilantayin yung 2028, no? Eleksyon. Total ay hindi lang naman sila ang nag-buto dyan kay PBBM. Maraming Pilipino ang bumuto dyan bilang presidente ng Pilipinas. Hindi lang naman sila mga kababayan. Bakit kaya ang mga to makapagsabi lang ng resign? Nakala mo talaga sila lang ang magde-decide, ano? Pinagre-resign. Kaya tuloy, no, mga kababayan, sa sinasabi ho nilang resign, resign PBBM, parang nakakarma sila, sila patuloy ang nag-resign, no? Nag-resign sila sa DepEd Secretary. Biro nyo yan, nakarma sila eh. Kasi hindi naman sila inaano ni PBBM, wala namang ginagawang paninira sa PBBM sa kanila. Sila, tudo paninira sa ating mahal na Pangulo. Ayan tuloy, kinakarma sila. Ayan po mga kababayan. Pero ang ating mahal na Pangulo, tuloy, no, sa kanyang trabaho at pagsisikap, maiahon muli ang bansa natin. Ito kasi yung ano, yung sa kabila, ay nagsusumikap din. Nagsusumikap na pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Meron pa tayong another balita. 45 to 48 na kilo sa rice for all ang ilulunsad ng DA. So magbebenta sila ng 45 to 48 taga kilo yung abot kaya ng mga mamamayang Pilipino. So ito, wala na ho itong limit, no? Mahirap ka man, mayaman ka man, lahat na Pilipino pwede na ho nitong bumili mga kababayan. Yung nakaraan kasi nung nakaraang Biyernes mga kababayan ay pinatupad po yung pagbinta ng INEPI rice 29 per kilo. So sa mga kadiwa naman yun mga kababayan, yun po ay pili lang ang pwede makabili nun mga kababayan. Pre, bawal yun ibinta lalo na sa mga nagtitinda ng bigas. Baka mamaya halo po nila dyan sa kanilang itinitinda kasi
Ganun ang karakalan ng mga nagtitinda. Minsan merong mga salahula ng mga nagtitinda ng bigas. Inahalo po nila yung NFA sa mga normal na bigas. No? Kawawa naman yung mga consumer. No? Kawawa mga kababayan. So ito, mga kababayan, ang bagong ipapatupad, 48 to 45 kilo. Babasahin ko lang po mga kababayan. Ha? Ito po. Nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng Rice for All, isang programa na mag-alok ng abot kayang bigas sa lahat ng mga Pilipino. Oh, sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayan. Ibig sabihin, lahat po tayo. Pwede po tayong bumili. Mahirap man, mayaman man, wala ka man pera, mapira ka man. Lahat po yan, mga kababayan. 45 to 48 per kilo. Ayan. So yan po ang ilalabas ng DA, mga kababayan. Sinabi ng Agriculture Assistant Secretary Sinabi ng Agriculture Assistant Secretary na sa mga darating na linggo, ibibinta sa Rice for All programa ang bigas na nagkakahalaga ng 45 hanggang 48 kada kilo. So yun po mga kababayan, ha. On the works, na rin po yung ating Rice for All naman, kung saan meron po tayong papabalabas din na bigas po na mas mura kaysa doon sa prevailing nating market prices ayon sa kay Gibara. So ayun po mga kababayan, na ayun pa dito, binigyan din ni Gibara ng sino man na pwedeng bumili ng abot kayang bigas na walang limitasyon, ay hindi lamang ito para sa mga, so hindi lang po ito para sa mga mahihirap, no? Kasama na po lahat dito, lahat po ng mga Pilipino. Pwede na hong bumili ng 45 to 48 per kilo, mga kababayan. Kahit papaano po, mabawasan po ang presyo ng bigas. Laking bagay na rin ito, mga kababayan. Siyempre, hanapin na naman po ng mga kababayan natin yung sinasabi ho nilang pangako daw ni PBBM. Kahit pangarap. Alam nyo po, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, pangarap niya talaga yan. Walang presidente siguro na hindi kagustuhan na maibaba ang presyo ng bigas. Kasi biruin nyo, mga kababayan, nagkaroon din kasi ng problema, kaya ayan, damay-damay na. No? Tulad nyan, kung ipababa po ang presyo ng bigas, mga kababayan, sa 20 per kilo, kasi yan laging hinahanap po ng mga anti-Marcos, eh. Yan laging sinisisi nila kay PBBM, bawat ano nila, may komento sila na ganyan, asa na ang pinangako. So alam nyo po, mga kababayan, hindi talaga kaya yan, mga kababayan. Kawawa naman po ang ating mga magsasaka kung ipatupad po ang 20 per kilo na bigas. So mababawasan sa katulad po ngayon, may ibaba ang presyo ng bigas, pero hindi po ganun kalaki. Ganun kababa sa 20 per kilo. Kasi kawawa po yung mga magsasaka natin, mga kababayan. Kasi bababa din po ang presyo ng palay. Babagsak din po ang presyo ng palay, mga kababayan. Diba? Dapat isipin din po natin ang mga kababayan natin magsasaka. Inkis po na bumagsak po ang presyo ng bigas, ay mura na lang din bibili yung palay nila. So ano pong mangyayari, mga kababayan? So, tingin nyo po ba? Meron pang mga magsasaka na magtatanim pag ganyan po kamura ang palay? Siguro wala na, mga kababayan. So sana intindihin din po natin yung ating mga magsasaka bago po tayo mag-komento ng ganyan, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, kayo, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo? Hanggang dito na lang, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po.